Arestado sa Daia ang isang umano'y illegal recruiter na nag-aalok ng trabahong farm worker sa Jeju Island sa South Korea. Nakatutok si Darlene Kai. Dito sa Naiya Terminal 3, isinagawa ng PNP-CIDG Anti-Transnational Crimes Unit katulong ang Department of Migrant Workers ang entrapment operation laban kay alias Nenita na isang umanong illegal recruiter. Ang bayad din ng travel tax to eh! Agad siyang inaresto ng mga pulis. Kwento ng tatlong biktima umano mula Lemery, Batangas. Pinangakuan sila ng suspect na bibigyan ng trabaho bilang farm workers sa Jeju Island sa South Korea. Isa naman po siya nagtiwala kasi nga po, yung isa sa kasamahan po namin, kamag-anak po yung nagre-recruit. Hiningan daw sila ng suspect ng 120,000 hanggang 150,000 pesos bawat isa para raw sa pagproseso ng application, visa at pamasahe. Sabi daw po ang monthly daw po ay nasa 80,000 ang minimum daw po, ganyan. Sila daw po magpo-provide lahat ng mga gagamitin. Ang sabi sa kanila, Pebrero sila pupunta sa South Korea pero walang nangyari kaya nagsumbong na sila sa DMW. Sabi ng Department of Migrant Workers, matagal nang minamanmanan ang suspect. Walang lisensya, dalawang kababaihan ang pinangalanan nila so far. Yung isa ang natiklo sa airport kasi sinamahan sa airport pero kunyari lang sinamahan sa Naiya 3. Para kunyari ngayon ang alis pero wala namang visa. Wala namang plane ticket, hindi aalis, no? Linoko lang talaga. Lahat daw ng elemento ng large-scale illegal recruitment ay nasa kasong ito. Ang kaso na harapin ng suspect, sir, sa illegal recruitment ay ang violation of Section 6 in relation to RA 8042, otherwise known as amended the Immigrant Workers and Overseas Filipino Act of 1995. Desidido ang mga biktima na ihabla ang suspect. Sinubukan naming kunin ang panig ng suspect pero hindi pa kami pinapayagan ng mga pulis. Hinahanap pa ng mga otoridad ang mga umano'y kasabwat niya. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Wala raw dapat pakialam ang China anuman ang gawin ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre ayon sa Philippine Coast Guard. Ang sabi naman ng isang eksperto, hindi ginagawa ng embahada ng China ang trabaho nitong pairalin ang diplomasya kaya dapat daw silang paalisin. Nakatutok si Jun Veneracion. Stop! This is our territory! Ngayong tumitindi ang sigalot ng Pilipinas sa China dahil sa mga insidente ng karahasan sa West Philippine Sea, lalo na sa huling rotation and reprovisioning mission sa Ayungin Shoal, kung saan naputulan pa ng daliri ang isang miyembro ng Philippine Navy. Panahon na raw para palayasin si Chinese Ambassador Wang Silian at iba pang kasalukuyang diplomat ng Chinese Embassy ayon sa isang maritime law expert. Wala po talagang naitutulong yung kanilang ambassador at yung embassy staff. Kailangan nating pauwi na yung mga yan, no? Dahil seryoso talaga itong nangyari na to at dapat kung mag-uusap tayo, mag-uusap tayo ng matino ba. Lalong higit daw na kailangan ngayon ang tunay na diplomasya. Hindi dahilan na magkagera dahil may nawalan ng daliri. Bagamat seryoso yon, okay, kailangan pa rin ayusin yon sa pamagitan ng diplomasya, no, ng peaceful means. Sinagot naman ng Philippine Coast Guard ang pahayag ng Chinese Foreign Ministry na hindi raw ordinaryong misyon ang pagpapadala ng supply para sa mga sundalong Pilipino sa BRP Sierra Madre. Wala raw dapat pakialam ang China anuman ang dalhin sa BRP Sierra Madre. Hindi raw ito paglabag sa soberanya ng China dahil hindi nila legal na pag-aari ang dagat. Makatutulong din daw na isapubliko ang mga gagawing RORI mission sa Ayungin Shoal. Hindi rin ito nangangahulugang humihingi tayo ng pahintulot sa China. It will also be very difficult now for China to block or to harass our resupply operation. Imagine kung ang Amerika, Japan, Australia at ang buong European Union aware sila na on this day and hour, ikakasa natin ang resupply operation and China will still carry out those aggressive and illegal actions. Mm-hmm. Let us not look at this in a way that we are only reaching out with China. We are actually giving the opportunity for all the members of this of the globe. Sabi naman ng isang opisyal ng US State Department, ang aksyon ng China sa Ayungin Shoal o Second Thomas Shoal ay irresponsible, aggressive, dangerous and deeply destabilizing. Magpapatuloy raw ang pagsuporta ng Amerika sa kanilang mga Pilipinong kaalyado. Ang Vietnam naman, handa raw makapag-usap sa Pilipinas sa kanilang magkaparehong interes at inaangking teritoryo sa South China Sea bilang tugon sa pag-apply ng Pilipinas
ng Extended Continental Shelf. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion nakatutok, 24 oras. Kahera, tinutukan ng screwdriver at hinold up sa Bacolod City. At lolo naman sa Dagupan ni Nakawan, mga sariling apo. Ang iba't ibang pang-hold up sa probinsya sa pagtuto ni Mav Gonzalez. Nagbayad pa ng biniling chichirya ang lalaking ito na naka-black hoodie sa isang tindahan sa Bacolod City. Pero nang lapitan ng kahera, tinutukan niya ng screwdriver at hinold up. 3,000 pisong cash ang natangay ng hold-upper. Gabing ko ba? So wala lang ko yung nagpanic. Kaya actually, may, sa ulo ko, mabato ko siya. Gali, kaya ang table ni is nakabalabag. So minsan kung wala ko agyan, kung magbato ko siya. Patuloy ang investigasyon at pagtugis sa nakatakas na hold-upper. Ang lalaki namang ito na pumasok sa apartment building sa Haro, Iloilo City, tila taga roon kung umasta, pero akit bahay pala. Pinapangtanaw yung mga kwarto kung bukas. So, kung bukas, ang naging nasulod niya. Unfortunately, hindi luwa ka kwarto sa luwa ka biktima, namuning bukas. Ayon sa pulisya, hindi kilala ng mga tenant ang lalaki. Sabi naman ng mga biktima, nasa unit sila ng mga oras na iyon, pero hindi napansin ang pagpasok ng suspect. Natangayan sila ng cellphone, pitakang may lamang cash, ATM cards at relo. Iniimbestigahan pa ang pagnanakaw. Sa isang shopping center sa Lawag City, huli ka mang isang menor de edad na tumangay ng naiwang wallet at cellphone. Nahuli ang lalaki na napag-alamang menor de edad. Nabawi ang mga ninakaw. Isinangguni ng PNP sa CSWD ang kaso ng binatilyo. Arestado at na-inquest ang 20-anyos na lalaki sa Dagupan City matapos isumbong ng sariling lolo na ilang beses daw siyang pinagnakawan. Ayon sa biktima, ginawa niyang katiwala ang apo sa kanilang bahay at dental clinic. Umabot daw sa mahigit 1,000,000 piso ang nakuha ng sospek. Wala pang pahayag ang sospek na ayon sa pulisya ay umaming ginamit ang pera para sa pagpapagawa ng bahay, pambayad ng utang at pambili ng motorsiklo. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Sakaling may sa batas ang panukalang absolute divorce, handa raw ang isang Catholic group na ipabasura ito sa pamamagitan ng People's Initiative. Nakatutok si Von Aquino. Pamilya ay pagibayin, huwag sanang wasakin. No divorce law! Ito ang panawagan ng Catholic group na Couples for Christ na kontra sa Absolute Divorce Bill. Kahapon nagtipon-tipon ang nasa 30,000 miyembro ng grupo sa Quirino Grandstand sa Maynila para sa kanilang ika-43 anibersaryo. Sabi ng CFC, pinapayagan ng simbahan ng legal separation. Hindi kailangan manatili ng babae at magpabugbog ng magpabugbog. Pero yung legal separation na yon is not the dissolution of the marriage. They may live separately, but the marriage bond remains. Sagot ni Albay Representative Ed Selagman, principal author ng Absolute Divorce Bill. Masyadong maraming hypocrisy ang ginagawa ng religion. Eh sila mismo ay merong canonical divorce na tinatawag na dissolution of marriage. At ang Santo Papa mismo nagsabi na ang clergy should accommodate divorces at sila ay bigyan ng Sacrament of Communion. Sabi ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, maaaring tulungan ng gobyerno sa pamamagitan ng mga kasalukuyang batas ang mga babaeng biktima ng domestic abuse at violence. Maaari rin daw amyendahan ng Family Code of the Philippines. Church, government, let us bond together. Let us be proactive. Nakita natin yung mga loopholes, pasakan natin. Anong intervention ang gagawin natin? Naniniwala rin ng CFC na kung walang divorce, mas magiging maingat anila ang mga tao sa pagpili ng mapapangasawa. Sabi naman ni Lagman, gusto nilang bigyan ng ika-apat na opsyon ng mga mag-asawang nasira na ang pagsasama. At yung sa annulment of marriage, yung ground should be before or during the celebration of the marriage, hindi after. Ang karamihan ng mga causes for divorce ay after the marriage. Kaya hindi pwedeng i-amenda lamang ang family code. Kailangan magsabatas ng isang option na tinatawag na absolute divorce. Sakaling maging batas ang divorce bill, determinado raw ang Couples for Christ na pangunahan ng isang people's initiative para mapawalang bisa ito. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube.
sa mga Kapuso Abroad. Samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.